Hi, minasan, konnichiwa, Jirin desu. So, today's lesson, patuturo ko sa inyo yung paggamit ng maliit na ya, yu, yo, at su, or yung tinatawag na compound kana. Pero bago tayo magsimula, leyosh. Pero bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and hit the notification bell below para nanonotify kayo tuwing mag-upload ako ng bagong video. Okay, so meron tayo ditong ya, yu, yo, at su. Unahin muna natin yung ya, yu, yo. Yan, meron tayong dalawang example. Dito sa unang example natin, bi, yo, u, i, n, individual natin siyang binigkas. Individual natin binigkas yung phonetics. Like, again, B-U-U-I-N means parlor. Pinopronounce talaga siya, guys, as B-U-U-I-N. Parlor. Yun yung kanyang pronunciation. Ngayon, dito sa isa, maliit yung kanyang yo. Yung byo. Wait. Maliit. Itong B at yo, i-combine natin yung pagbigkas sa kanya. So, instead na biyo, magiging byo. Okay? Ano nga ba ang byo in is hospital. So, ibang-iba siya, di ba? Hospital siya. So, kailangan nyo mag-ingat sa pagsulat, sa pagbigkas, at sa pagbasa kasi pwedeng isang bigkas lang is iba na yung meaning niya. Or, mawalan siya ng meaning at all. Another example. Ayan, guys. Another example. Meron tayo ditong yaku. Hyaku. Hyaku. Or 100. Or hundreds. Japanese counting. Hyaku. Next one is nyang nyang. Nyang 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 nyang, or yung iyak ng pusa. Dito sa Japan, ang iyak ng pusa is nyang nyang instead of meow meow or meow meow ming ming, like that. So dito sa Japan, it's nyang nyang. Pangatlo, gyu gyu nyu yu nyu, or milk. Okay. Next example, meron tayong yaku, nyang nyang, gyunyu. Okay? Kinombine natin yung pagbigkas ng ha at ya, naging ya. Ni at ya, naging nya. Ki at yu, naging kyu. Okay? Gyunyu. Nawala yung 10-10, pero it's gyunyu. Okay? Naging combined siya. So, ito guys, yung mga most common na compound kana. Meron tayong kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo. Okay? So, of course, pag nilagyan natin siya ng 10-10, ayan, kya, gyu, gyo, and pag nilagyan natin to ng maru, magiging pya, pyu, pyo, or pag nilagyan natin siya ng 10-10, magiging bya, byu, byo. Okay? Sha, shu, sho, pag nilagyan natin ng 10-10, magiging ja, ju, jo. And that's it. Hindi ako sure kung ito na yung lahat ng compound kana, pero sana gets nyo na. Next natin is yung paggamit ng chu. Next, guys, is yung paggamit ng tsu. So, ginagamit yung tsu kapag merong double consonant. For example, hapa. So, pag-pronounce or pagbigkas, di ba? Hap. Nag-post tayo dito sa may isang P bago natin binigkas itong pa. So, hap. Pa. Diyan papasok si chu. Pag hiniragana natin siya,
Again, guys, in-assume ko na marunong na kayong mag-hiragana. Alam na kakabasa na kayo ng hiragana para nababasa niyo to. So, ha, tsu, and then, pa. Hap, hap, nag-post tayo dito, pa, hap, pa. Okay? Another example. Kite. Kite. So, double T, diba? Double consonant. So, may post tayo dito sa T. Nag-post tayo dyan. Kite. Kite. Another example. Kipu. Kipu. Okay? Kite is, stamp. Post stamp. Tama ba ako? Post stamp. Post stamp. And kipu is ticket. Okay. Kipu. So, indication siya na magpo-post kayo doon bago nyo bigkasin yung huling phonetics. Kipu. Okay. So, ayan guys. Sana malinaw sa inyo yung compound kana, yung paggamit ng compound kana. And again, mag-ingat sa pagbigkas, pagsulat, at pagbasa kasi magkamali lang kayo ng sulat, bigkas, at basa. Pwede maging iba na yung meaning niya or maging wala na siyang meaning at all. Hindi kayo maintindihan kung ano ba yung sinasabi niyo. So, yun lang. Mag-ingat tayo. And sana again, marunong na kayong bumasa ng hiragana para makakabasa kayo ng mga tinuturo natin kasi mahirap mag-aral ng Nihongo kung hindi ka nakakabasa at least hiragana. And next natin is katakana, guys. Ito yung mali ko. Sana sinabay na pala natin yung pagturo ng hiragana nung una at ng katakana para kasi parehas lang ng system eh. Parehas na paggamit ng yayuyo, ng tsu, paggamit ng ten-ten at maru. So, parehas lang siya. Halos lahat, maliban na nga yung isa is hiragana and katakana naman yung isa. And yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pa makakita ng more lesson, please subscribe to my channel. And see you sa susunod na video. Maraming salamat. Bye! Pasensya na guys kung magulo ako magturo kasi hindi ako teacher pero I am trying na i-share sa inyo yung nalalaman ko kasi I know na marami sa inyo yung gustong pumunta sa Japan as worker, like factory worker, caregiver, or kahit na ano pang trabaho na kailangan nyo ng basic Japanese. Gusto kong i-share sa inyo yung natutunan ko. And again, hindi po ako teacher, hindi ako professional teacher, hindi rin ako magaling magsalita, hindi ako, bulol ako guys, pero again, tinatry ko yung best ko na i-share sa inyo yung nalalaman ko. I really wanna do this, na i-share sa inyo. Gusto ko i-continue tong pagtuturo ng Nihongo. Tawag dito, ituturo ko sa inyo yung mga natutunan ko the way kung paano ko siya natutunan, okay? Hindi as a teacher. I-share ko lang sa inyo yung alam ko.